Ezekiel, ang kalderong kinakalawang. 24 na kabanata. Noong 10th araw ng 10th buwan ng 9th na taon ng aming pagkabihan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, isulat mo ang petsa ng araw na ito. Dahil ngayon magsisimula ang paglusob ng hari ng Babylonia sa Jerusalem. Pagkatapos, sabihin mo ang talinghagang ito sa mga rebeldeng mamamayan ng Israel at ipaalam sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Maglagay ka ng tubig sa kaldero. Lagyan mo ng magandang klase ng karne na mula sa parting balikat at hita, kasama ang mga buto nito. Ang pinakamagandang karne lang ng tupa ang gamitin mo. Pagkatapos, pakuluan mo itong mabuti, kasama ang mga buto. Sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi, nakakaawa ang lungsod ng Jerusalem na ang mga mamamayan ay mamamatay tao. Ang lungsod na ito'y tulad ng kalderong kinakalawang at hindi nililinis. Kaya isa-isa mong kunin ang laman nito. Huwag kang mamimili, sapagkat ang pagpatay niya ay alam ng lahat. Ang dugo ng mga taong pinatay niya ay hinayaan niyang dumanak sa ibabaw ng mga bato, at ito'y nakikita ng lahat. Hindi niya ito tinabunan ng lupa. Nakita ko iyon, at hinayaan kong makita iyon ng lahat. Ang mga dugong iyon ay parang sumisigaw sa akin na ipaghiganti ko sila. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, nakakaawa ang lungsod ng Jerusalem na ang mga mamamayan ay mamamatay tao. Mag-iipon ako ng mga panggatong para sunugin sila. Sige, dagdagan pa ninyo ang panggatong at sindihan. Pakuluan ninyo ang karne hanggang sa matuyo ang sabaw at masunog pati ang mga buto. Pagkatapos, ipatong ninyo ang kalderong wala ng laman sa mga baga hanggang sa magbaga rin ito. At sa ganitong paraan, lilinis ang kaldero at masusunog pati ang mga kalawang. Pero kahit ganito ang gawin mo, hindi pa rin maaalis ng apoy ang kalawang. O Jerusalem, ang kahalayan mo ang dumungis sa iyo. Pinagsikapan kong linisin ka, ngunit ayaw mong magpalinis. Kaya mananatili kang marumi hanggat hindi ko naibubuhos ang matinding galit ko sa iyo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing dumating na ang panahon ng aking pagpaparusa at walang makapipigil sa akin. Hindi na kita kahahabagan at hindi na magbabago ang isip ko. Hahatulan kita ayon sa iyong pamumuhay at mga ginawa. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Ang pagpatay sa asawa ni Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, kukunin kong bigla ang babaeng pinakamamahal mo. Ngunit huwag mo siyang ipagluluksa o iiyakan man. Maaari kang magbuntong hininga, pero huwag mong ipapakita ang kalungkutan mo. Huwag mong alisin ang turban mo at sandalyas. Huwag mong tatakpan ang mukha mo para ipakitang nagluluksa ka. Huwag ka rin kumain ng pagkaing ibinibigay para sa namatayan." Kinaumagahan, sinabi ko ito sa mga tao. At kinagabihan din ay namatay ang asawa ko. Nang sumunod na umaga, sinunod ko ang iniutos sa akin ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, "Ano ang gusto mong sabihin sa ginagawa mong iyan?" Sinabi ko sa kanila, "Sinabi sa akin ng Panginoong Diyos na sabihin ko ito sa mga mamamayan ng Israel. Nakahanda na akong dungisan ang aking templo na siyang sagisag ng ipinagmamalaki ninyong kapangyarihan, ang inyong kaligayahan at pinakamamahal. Mamamatay sa digmaan ang mga anak ninyong naiwan sa Jerusalem. At gagawin ninyo ang ginawa ni Ezekiel. Hindi ninyo tatakpan ang inyong mukha at hindi kayo kakain ng pagkaing ibinibigay sa namatayan. Hindi nyo rin aalisin ang mga turban ninyo at sandalyas. Hindi kayo magluluksa o iiyak man. Manghihina kayo dahil sa mga kasalanan ninyo at magsisidaing sa isa't isa. Magiging halimbawa sa inyo si Ezekiel. Ang mga ginawa niya ay gagawin nyo rin. At kapag nangyari na ito, malalaman ninyo na ako ang Panginoong Diyos.
Sinabi pa ng Panginoon, "Anak ng tao, sa oras na gibain ko na ang templo na siyang kanilang kanlungan, ipinagmamalaki, kaligayahan at pinakamamahal, at kapag pinatay ko na ang kanilang mga anak, may makakatakas mula sa Jerusalem na siyang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Sa araw na iyon, muli kang makakapagsalita at makakapag-usap kayong dalawa. Magiging babala ka sa mga tao at malalaman nilang ako ang Panginoon."